Nag-post pala ako sa Instagram stories ko, nagtanong ako sa inyo kung ano yung mga tanong niyo sa akin about staying here in Siargao. Actually, ang dami nagtanong and most of your questions are either about the internet connection here, cost of living here, and kung ano yung mga masarap kainan dito. So, hanap tayo ng mga questions dito. Sorry, hindi tayo manok. Okay, so we have a question here. Ang tanong niya ay, how do you manage your finances there? We were there for 5 days lang, but we spent almost 15K. So, depende naman what kind of traveler you guys are. So, before flying here in Siargao, nag-book na kami ng mga resorts namin, yung mga pagsistayan namin dito. And most of them are naka-pandemic price siya. So, malaki yung discount. So, yung mga hindi namin ma-afford na resorts before the pandemic, gusto namin siya ma-experience ngayon. Siguro mga 6 to 7 na yung Airbnbs or resorts na napagstayan namin dito sa Siargao. Meron ditong resort na 5 villas lang sila. Ang pangalan ay Calino Resort. And nabook namin siya na sobrang mura talaga. Like, kung before the pandemic, di talaga namin ibubook yun kasi mahal. Pero marami rin naman. Maraming homestay, maraming Airbnb. Ito pinagsistayan namin ngayon, 1,300 pesos lang siya per night. And kung gusto nyo naman hostel, meron ding 500 pesos per day. And maganda pa magstay ngayon kasi wala kayong mga kasama. Kasi wala masyadong tao dito sa isla. So, ayun. It really depends on how you spend your money. In terms of food naman, binabudget namin ni Angelique for food. It's either 400 pesos to 800 pesos per meal. So, since dalawa naman kami, usually, minsan nag-share na kami sa isang meal. Siyempre, dapat meron kaming drinks, meron kaming coffee. And dun talaga kami pinaka-nagsisplurge, which is food. Ano pong mga struggles ang nararanasan ng mga freelancers na katulad nyo po? Dito sa isla, maraming freelancers. Pero based sa mga na-meet namin dito sa isla, ang mas marami dito is yung may corporate jobs talaga. So, 9 to 5 p.m. sila. Online lang sila, nag-work. And then after that, enjoy na sila, nagsusurf na sila, tambay lang sila sa mga restaurant. Kaya nila mag-work remotely, which is kailangan nila ng laptop, tsaka stable internet connection. Later, we will talk about the internet connection here. But as for me, since Angelique and I are freelancers and yung mga projects namin is kailangan ng produkto, kailangan ng package, most of the time, syempre galing siya sa Manila. So pag minsan, pag pinadala siya dito, natatagalan din talaga. So there was one time na 3 weeks bago dumating sa akin yung package and malapit na matapos yung campaign. So medyo delayed yung pag-submit ko ng draft, yung pag-post ko nung content ko. So yung medyo mahirap for me. And yun. Yun lang namin. Oh! She's awake! Gising na po si Madam. So, asan na ba ako? Lost na, oh. Are medical facilities available in the island? Well, marami namang mga clinic dito. Pero yun yung mga, ano lang. Like, kaya rin meron kang sugat, from surfing. Very minor lang. Pero in terms of hospital, meron mga hospital dito. Meron din naman. Hospital? Hospital. Meron mga hospital dito. Pag meron talaga extreme case, sa Surigao talaga dinadala, which is by boat. Recommendations for long-term stay. For 1 month rent at just one place, if there's any. So, currently, we are staying at Bard's Nest, yun yung pangalan. Ang renta namin doon ay 16,000 pesos per month. Marami kami na i-meet dito na ang renta nila ay 5K lang, 9K. So, depende rin sa inyo. So, kausapin nyo na lang may-ari ng apartment. And ang importante naman dyan is meron kayong CR. Sana hindi common CR, hindi shared bathroom. And mas okay kung meron kayong kitchen para hindi kayo araw-araw kumakain sa labas, diba? Minimum number of days to stay to explore Siargao. Oh, this is kind of tricky. Kasi before the pandemic, pag nagsha-Siargao ako, it's either 5 to 7 days lang talaga. And syempre, ang pupuntahan mo lang yung mga Sugba Lagoon, Guyam Island, Negan Island, yung GL. Pero na-realize ko na sobrang bitin. Like, ito third month na namin. Ngayon lang kami nakapunta dito sa north. And ang dami pa palang places na maganda dito ang explore. Depende rin kung anong klaseng travelers kayo. Kung gusto nyo ba ma-experience yung mga resorts dito, yung mga tourist attractions, yung mga not-so-tourist attractions. Dito talaga na-appreciate namin yung local community. So parang yung mga hindi masyado pinupuntahan or hindi masyado na-experience ng mga tourist, yun yung ginagawa namin dito kasi marami rin kami na-meet dito na local. So ang hirap, siguro 2 weeks na max kung gusto nyong pagod kayo. Ang hirap kasi sa amin, so nung nagstay kami ng 3 weeks, dun yung medyo gigil pa kami mag-explore talaga. Nung napag-desisyon na namin na magsistay kami indefinitely here, dun na kami mas naging lax, like mas naging chill kami, nagkaroon kami ng routine. So parang pag nagka-routine ka, paulit-ulit na lang ginagawa mo araw-araw. So hindi na namin na-explore yung ibang parts ng Siargao. Pero for me, 2 weeks na ang pinaka-max. Who made your new vlog intro? Siargao,
creative nomads. Yan din yung mga na-meet ko dito sa isla. So, ang cool, like, may meet mo lang sila randomly. And yun, parang, ang maganda kasi dito sa Siargao, pag merong nag-post man dun sa group, meron kasi mga groups dito, may mga WhatsApp groups dito. Kaya rin may nagbebenta ng furniture. Magsasabi kung merong pulis na mag-check ng ano, kung naka-helmet ka, naka-mask, ganun. Parang tulungan ka talaga kayo dito. And yun, nung nakita ko na merong mga freelancers dito, may mga creatives, nagpatulong ako gumawa ng vlog intro sa kanila. So, yan, Siargao Creative Nomads yung pangalan. Ito, sagutin na natin to. How's the Wi-Fi connection po sa island? Is it reliable especially for online classes? Dalawa lang na places sa GL yung may fiber internet, which is Bravo Resort and La Marie. The rest, parang sakto lang yung internet. Pero meron din kami pinupuntahan na okay din naman yung internet, which is Las Palmas and Spotted Pig. Sila yung may-ari nun. And doon naman sa pinagsistayan namin apartment, naka-broadband ba tayo dun? Prepaid broadband, nilaloadan lang namin siya, I guess every 2 to 3 days, depende sa usage namin. Nilaloadan namin ng 199 pesos. And okay naman, nakikita nyo naman, siguro nakaka 10 or more vlogs na ako dito sa Siargao. So, kaya ka naman mag-upload ng mga vlogs dito. What area has the best Wi-Fi signal? In terms of cellular data, ang malakas doon ay Katangnan area. So, maraming mga nag-work remotely doon nagsistay sa Katangnan area. Pero doon sa gitna ng GL, it's not so bad naman. Pero yun, like I said kanina, pag kailangan namin mag-upload ng vlogs or pag meron kami mga Zoom meetings, we usually go to La Marie or Bravo Beach Resort. How much budget nyo per day? Maraming nagtatanong nito, kaya ba budget natin per day? Gawa po tayo ng breakdown. Ang ginagawa kasi namin, since nasa apartment kami ngayon, hindi kami lalabas earlier than 10 or 11. So, paglabas namin sa GL, yun na, brunch na yun. So, dalawang meals na lang kami. Pero minsan nagme-merienda kami. So, brunch, merienda, and dinner. Yun ang ginagawa namin. Minsan nagluluto kami ng breakfast, nag-grocery, namamalengke. Yung coffee namin, usually we get it from either Whitebeard, Corner Cafe, or Coco Frio. Ang price range niya, and it's either mga 80 pesos to 160 pesos. Very Manila price na talaga siya. Per meal namin, mababa na ang 300 pesos. Ang pinaka-max na is 1,000 pesos. So, pag mga 300 yan or 200 pesos, usually pupunta kami sa Vedia, which is a vegan karinderia, or Corvada, which is in na in dito sa Siargao kasi favorite ng lahat yan kasi karinderia siya pero medyo elevated ang mga ulam nila. So, yun yung mga cheaper alternatives. Pero meron ding mga mahal like Alma, Wild Manu. Marami rin kasi mga cuisines dito. So, minsan mahal din siya. Pero since dalawa naman kami, minsan isang dish lang in-order namin. Tapos hati na kami. Lies! Lies! Order two dishes. Uy, minsan nagsishare tayo. No. Nag-full yung memory. Ano pa ba? Niloload na namin yung prepaid broadband namin ng 199 pesos every 2 to 3 days. Minsan, pag hindi kami masyado gumagamit or pag nasa labas kami, once a week lang. And then, nagpapag-full tank kami ng motor namin, which is max na is 150 pesos pag full tank. Tapos yung renta namin sa motor namin per day is 250 pesos but we rented it for 1 month. So, 4,000 pesos yun. Pero kung magaling kayo, pwede kayo makakita ng 2,000 or 3,000 peso per month na motor. And yun pa isa kong gusto kong pag-usapan sa inyo. Since ang dami dito, walang kinita. Nung 2020, parang minsan naiya talaga kami ni Angelic na mambarat or tumawa dito. Yeah, so support na lang. So yung daming questions, pero paulit-ulit lang naman. Usually it's about the gas. Saan pa mga gastos natin dito? Syempre, yung mga island hopping, kung mahilig kayong mag-tours or mag-land tours. Ngayon, for today, we rented a car. 1.5 ata yung renta namin dun. Pero, yun lang naman. 24 hours na yun. Kung hindi kayo kukuha ng apartment, part yun ang magiging expense nyo is yung mga lilipat-lipatan nyo ng mga resorts, Airbnbs. Also, kung mahilig kayo mag-happy hour or uminom, syempre, part yan ang gastos nyo. Yung mga cocktails, mga beer. Usually, nag-range yan 60 pesos to 300 pesos also. Nag-shopping din kami dito ng mga clothes, accessories, mga kung ano-ano pa, yun, part din yun ng gastos nyo, syempre. Kung magta-tricycle kayo, usually, kung sa GL yan, 20 pesos per person, pero paggabi, 50 pesos, di ba, per person. Decent barbershop or salon in Siargao. Ayan, nagpagupit ako sa ulo. Ulo salon, okay naman. Meron bang decent gym in Siargao? Meron silang Surfit, which is parang bakal gym, and meron ding SOS, parang boxing naman yun, / conditioning. Maganda rin yung place. Kami, members kami ng CrossFit Siargao. Yes! Yes, kasi kapit-bahay lang namin. Katabi lang ng apartment namin. So, parang
required kami. Pero ang tanong, ilang beses tayong sumipot? Sa buong 3 months namin, 3 times na kami nag-workout. Diyos ko po. Realization at Siargao. Ano bang realization natin dito, love? Na ang, parang ang sarap pala maging local dito. Hindi, parang ma-appreciate mo talaga na mag-stay long term. Kasi before talaga, feeling ko, ang tagal na nung 5 days or 7 days na trip. Pero hindi pala talaga enough yun. Kasi parang yun yung very pang-turista talaga. So dito talaga, marami ka may meet na locals. And siguro in one day, marami ka talaga may meet na bagong friends, bagong tao. And hindi lang siya pang small talk. Like makakausap mo talaga sila. So, I think yun yung maganda sa Siargao. Yung mga na-meet namin locals dito, sometimes hindi rin okay sa kanila yun kasi sobrang liit ng isla. So, parang mabilis kumarat ang balita. Kasi nung nag-stay kami sa Boracay for 9 days, wala talaga kaming naging friends dun. Like, lahat sila may kanya-kanyang buhay, parang private time talaga. Pero sa Siargao, parang kailangan mo talaga maging extrovert dito. Diba? Which is a good thing naman kasi parang nung 2020, sino bang na-meet ko nun? Nasa bahay lang naman ako nun. But here, since you have more, sabi mga breathing room here, mas may freedom kami dito. Mas marami kami na-meet dito. But also, we don't want to abuse our freedom here. So, minsan may mga tao sa restaurant, like maraming tao sa restaurant or may gathering. Di talaga kami pupunta ni Angelique Chan. What makes you stay longer? Longer niya. In Siargao, even there is an opportunity to go home. It's me. It's my fault. Kahit si Angelique, gusto niya na umuwi, ako talaga. Nagmumukmuk talaga ako sa sulok. Ayoko talaga umuwi. Masyado na ako na. Iyaw! Iyaw ko na umuwi! Don't know how to ride a motorcycle. Lol, are there cars for rent? Yes, nag-ride kami ng kotse dito, pero overnight lang. Pero, nako, hindi kasha ang mga sasakyan dito sa sulok-sulok. Meron lang dito ang parang main road dito, which is kaya naman ng mga cars, kaya naman yung mga trucks. Pero since tabi-tabi yung establishment, especially sa GL, baka mahirapin kayo makahanap ng parking. Kasi kahit pwede ka naman mag-park kahit saan, pero medyo jahe lang siya. Kasi a lot of the people here, it's either motor, bike, or tricycle. So kung kaya mo mag-tricycle, yun, 20 pesos lang naman. Kami nung una naming stay dito, ang first few weeks, tricycle, tsaka bike, pajak bike, pero nahihirapan kami kasi para kami nagta-triathlon, sakit ng hita namin. So, dito na rin lang ako natuto magmotor. So, baka pag nandito ka for a long time, natuto ka na rin magmotor. Have you met other content creators? Oh yes, we had dinner with Miss... Oh, really? I'm sorry. Aray, friend na namin si Miss Andy Eigenman, ang happy isla life. Binaligtad yung brand. Noong una, nung nakita namin si Andy tsaka si Filmar, wow! Naiyak kami kasi syempre, ang liit nga lang ng isla, syempre, family time yun. Pero, bait. Mababait yung mga tao talaga dito. Very warm. Is it allowed to adopt some of the island dogs and bring them home with you? Actually, pwede ka mag-adopt dito, pero we don't really recommend na i-adopt mo sila kasi they're happy here. They're happy sa island. And syempre, pag dinala namin siya sa kasagisado, baka ma-claustrophobic lang siya, dilate ng condo. Pero meron dito, ang tawag, Puppy Puddles Siargao. So, yun yung isa sa mga NGO dito na yun, they rescue mga animals. Pero wala pa silang shelter dito, so they just use their house. So usually, maraming nagdo-donate sa kanila at yun yung pinambibili nila ng gamot dun sa mga aso dito. Kasi ang number one cause ng mga sakit dito ng mga aso is either nasasagasaan sila, as in grabe yung mga sugat nila kasi ano yung minsan yung mga aso nasa lang talaga nasa gitna ng road. And syempre, tuloy-tuloy yung mga motor dito, mabilis sa mga takbo ng motor, so nasasagasaan talaga sila. Or it's either mga skin disease. Biglang napakamat. Is it safe to travel alone in Siargao? Oh yes. I think this is one of the... Hi, I'm here. Go. I think this is one of the safest places to travel as an independent person or even a woman. So may naging friend kami dito na mag-isa lang siya. Well, sa start, syempre, wala ka talagang kakilala. Pero once you go to same establishments, mamimit mo na sila, magiging friends mo na sila. Tapos sabihin nila, oh, pupunta kami north, sama ka, ganun. Parang itutour ka nila, magiging company mo sila dito. So, I guess it also helps if an extrovert yung pupunta dito. Kasi as an introvert, he does all the legwork for me.
Introvert ka ba? Parang di naman. Actually, yun pala. Kasi akala namin pag mayari mag-island hopping kami or mag-tour, syempre, kailangan namin maglabas ng pera para dyan. Pero minsan yung mga may meet mo dito, para na silang second family mo. So, minsan mag-offer sila na, sama kayo sa amin sa ganito. Mag-island hopping kami. Punta kami dito sa town na to. Sama kayo. The other day, sinamahan kami ng friend namin na mag-explore dito sa north. So, sobrang nag-enjoy kami. We decided to stay here overnight. So, yun lang. Very safe naman dito. Tsaka syempre, maliit ang isla. So, kaya rin may ginawa ka masama. Kakalat ang balita. Do you spend more than you earn while in Siargao? This is a controversial question, you know? Loaded. Well, since dalawa naman kami, hati talaga kami sa mga expenses. Minsan lang, pag kunyari meron kaming big project, sabihin ko, kunyari ako nagka-big project ako. O, ako na tong resort na to. Libre na kata dyan. Minsan, siya lilibre niya ako sa kung ano-ano dyan, kung ano-ano meal dyan. Depende rin. Depende rin sa projects. Like I said, meron din kami mga projects na hindi natutuloy because it's either kailangan nasa studio siya sa Manila. How Siargao life affects your well-being? Actually, na-realize ko pag sinamap ko tong year na to, year 2021, itong past 3 months, sobrang perfect siya. Like, sobrang the best siya for my mental health. Kasi, like last year, sobrang na-deprive kami na nasa bahay lang talaga kami. Feeling namin, ang swerte talaga namin na nandito kami. And we decided to just stay here and kaya namin masustain living here kahit 3 months. Ewan ko, ang sarap. Like, mayroon stress ka sa work, sinasabi ko kay Angelique, pupunta ka lang sa beach, mag-swimming ka lang, tingin ka lang sa labas, makita mo yung coconut trees. Parang okay ka na. Dito talaga, wala masyadong stress, no? And syempre, nakita namin yung mga stories ng friends namin, yung family, na ang dami na nagpapavaccinate. So, naisip din namin na it's time for us to go home kasi gusto na rin namin magpa-vaccine. Yun lang, medyo parang 50-50 yung saya namin dito or man, yung well-being namin dito kasi syempre na-realize namin na shucks, gusto ko dito sana dalhin yung mommy ko, yung tatay ko. Parang ang saya dito kung maglo-long term din sila para change of scenery, diba? Oh, love, what are the things you missed about living in Manila or in the city? Actually, lahat nung naglo-long term dito, miss nila yung Jollibee, McDo, fast food. Oh, pero kasi dito pag may sinasabi kong masarap na restaurant, sinasabi nila best in the island. Iba pa rin yung best. Iba pa rin yung best. Kasi feeling ko sa Manila, na-achieve talaga yung mga best cuisine. So dito kaya rin may Middle Eastern na restaurant. Nag-iisa lang siya. Diba? Alam mo na yung miss ko? I miss your condo. Oh. Ako na-miss ko mag-rubber shoes. Na-miss ko na mag-outfit ng blazer. Siyempre na-miss ko yung pamilya. Oh, mother, father, I miss you guys. Recommended tour guide, I highly recommend Halls Travel, yan ang tinitake naming tours parate pag nandito kami. Especially na 3 months na nandito kami, laging Halls Travel ang tinitake namin. Are you still going back in Manila? Last questions na lang. Yun, yes. Actually, naghahanap na kami ng flights pa uwi. Especially now, sa Siargao, MECQ, so mas marami ng restrictions ngayon. Pero, tingnan natin kung makakauwi pa tayo ng Manila. Okay, punta lang po kami sa beach. Dito lang sa Tangbo. Lobat na yung camera ko. And we'll see you guys later. Bye.